Good morning muli sa ating mga kasambahay. Ngayong umaga, pag-uusapan natin yung importansya ng HPV vaccines. Para to sa mga kababaihan, in celebration po ng Women's Awareness Month ba? Yan. Siyempre, lagi dapat natin pinagtutuunan ng pansin ng mga kababaihan, Attorney Reg. At ngayong umaga, makakasama natin ang isa na rin lagi nating nakakasama, kaibigan na natin, mga kasambahay. Isa po siyang magaling na OB-gynecologist. Kamukha siya ni Gracia. Para siyang pinatandang Gracia ng ating Pinas. Anyway, ito na po mga kasambahay, si Doktora Rowena Rigor Cese. Good morning, Doc! Good morning, Miss Lynn. Good morning sa mga nanonood. Ayan, pag-uusapan natin HPV. H, Hotel Papa Victory, no? Yes. Ano po bang ibig sabihin ng HPV? Ang HPV is Human Papilloma Virus. Human Papilloma Virus. So, isa siyang virus na pwedeng pumasok sa ating mga katawan. Babae lang ba ang pwedeng magkaroon ng HPV? Hindi. Oh. Any gender pwedeng magkaroon ng human papilloma virus. In fact, it's very common actually to have an HPV infection. Yeah, but mostly common sa mga kababaihan or pati sa mga lalaki? Pati sa mga lalaki. Meron okay. din. Alright. Ayan, malamin na natin kasi pag-usapan natin yung vaccine. Eh yes. Kasi parang palagi nating napopromote yung vaccine for women. Mm-hmm. So dapat pala may vaccine for men din. Yes, of course. Okay. Alright. Yes. So alamin natin, bakit ba parehong lalaki at babae ang nagkakaroon yan? Ano po ba ang pwedeng panggalingan? Or paano tayo pwedeng maihawa nitong sakit na HPV? Yung HPV nga, it's primarily kasi transmitted sexually. Kaya nga naka-classify siya sa sexually transmitted disease. Mm-hmm. Oo, tapos marami siyang types. In fact, mga around 100 to 120 types of virus ang HPV. But ang concern natin is the HPV that high risk. Meron tayong mga low risk, meron tayong mga high risk. Of the 120 types of HPV, 40 cause reproductive infections in women. Ibig sabihin, nakaka-apekto sa ating cervix, sa vagina, sa vulva. So, pwede, doctor, na meron kang HPV? Pwede bang gano'n na meron kang HPV, meron ka ng virus sa katawan, tapos bata ka palang wala kang nararamdaman, malalaman mo na lang na may HPV ka kasi hindi ka na mabuntis. Pwede, may mga cases ba na gano'n, doctor? Or immediately pagkaroon mo ng HPV, makakaramdam ka na ng symptoms na meron kang sakit na HPV? Hindi. Ang HPV mainly is really transmitted by sexual contact. Okay. So, it's very, very rare na may isang babaeng may HPV na infected with HPV na never siya nagkaroon ng sexual contact in her whole life. Oh, pero yung symptoms po, doktora, may agad bang mararamdaman ng symptoms pagka meron ka ng virus na pumasok sa katawan mo? Ay, hindi. Majority nga of HPV infections are tinatawag na asymptomatic or wala kang mararamdaman at all. Pero yung mga common HPV infections are meron warts sa genital area, both men and women. Mm-hmm. Or minsan may mga cervical changes, may mga abnormalities na nangyayari sa kwelyo ng matres. Mm-hmm. Nadadiagnose lang by a speculum exam or a pap smear. Okay. So yan ang mga nakakatakot na sakit eh. Yung mga walang simptomas, malalaman mo na lang, di ka mabuntis. Or eventually, pwede bang mag-lead into more serious disease or sakit? Itong pagkakaroon ng HPV, pagka napabayaan, doctor? Oo, kasi meron tayong actually 4 most common types of HPV. Yung HPV 6 and 11, sila yung responsable na nagko-cause ng genital warts in 90% of the time. Mm-mm-mm. Tapos meron tayong HPV 16 and 18, Mm-mm. sila yung tinatawag na high-risk HPV na nagko-cause ng cervical cancer. Ayun, kaya marami, no? Parami ng parami ang mga kababaihan ngayong nagkakaroon ng cervical cancer. Yes, attorney. Sa picture, meron lalaki rin. So, lalaki nakakakuha rin? Ang nakukuha ng lalaki is mainly genital warts. Yeah. Tapos ngayon, may mga bagong kaalaman na ngayon about anogenital cancer. Ibig sabihin, anal cancer. Oo. And yung mga cancer sa lower sa anus at saka sa lower colonic
area. And this is because of HPV virus, yes, doctor. It's also related to HPV. So magsa-start siya parang warts lang, no? Paano yun? Ano mga kasambahay? So ingat-ingat po. At ito ay mangyayari. Sino ang high risk, doctor, dun sa mga taong pwede magkaroon ng ganyang klaseng sakit? Yung bang sinasabi nilang maraming-maraming mga partners, eh, most probably pwede magkaroon ng ganyan, no? Ang number one, actually risk factor para sa babae na magkaroon ng HPV infection is number of sexual partners. The more partners na meron ka, the more chances na meron kang infection of HPV. Mm-hmm. Tapos isa pa doon, earlier onset of sex. Mm-hmm. Especially the younger you are, bago ka mag-engage in sexual activity, the more at risk ka. Kasi mas maraming years of exposure, or ibig sabihin, mas maraming chances that you might get HPV. That's correct. Tsaka yung isa din, risk for actually HPV infection are, well, men who have sex with other men, they're also at risk for that. Mm-hmm. And ano pa, yung mga women din na maraming beses nanganak, yun, they're at risk for cervical cancer in general. Okay, yan, para maiwasan po yan, mga kasambahay, kailangan matutunan natin yung tinatawag ng vaccine. Meron na kasing vaccine para po maiwasan ang pagkakaroon ng HPV, eventually maiwasan din ang pagkakaroon ng cervical cancer. Yes. Anong klaseng vaccine ito, doctor? And how many times ito dapat ibigay sa isang tao? Mm-mm. Meron tayong dalawang klaseng HPV vaccine. Meron yung tinatawag natin bivalent. Mm-hmm. Ibig sabihin, ma-immunize ka sa dalawang types of HPV. Mm-hmm. HPV 16 and 18. Mm-hmm. Yung mga cancer-causing HPV types. Mm-hmm. Meron din tayong tinatawag na quadrivalent. You get immunized to 4 strains of HPV. Mm-hmm. Bali yung 6 and 11, yung causing genital warts. Tapos yung 16 and 18, which causes about 70% of cervical cancer. Ay, so meron tayong 2 types. Okay, yung mga interesado na po mga kababayan natin or interested na magpa-vaccine, kailangan bang ma-screen muna sila ng isang espesyalistang katulad mo o gynecologist para mag-undergo ng ganyang vaccination? Ngayon, hindi na recommended masyado yung screening before HPV vaccine. Although strongly recommended na ibigay yung HPV vaccine bago mag-engage into sexual activity yung isang babae, meaning bata pa lang sila. So ang recommendation is to start the vaccine actually by 9 years old. Mm-hmm. Pero yung mga pediatricians, most of them prefer giving mga 11 or 12 years old girls. Okay, alright. At sa male may vaccine na tayo? Ngayon wala pa talagang age talaga, but I think yung bagong recommendation, the same. The same din. Oo, boys, 9 years old. Mm-mm. 9 to 26 years old. 9 to 26. Okay, paano naman, doctor, yung medyo nagkaedad na? Meron bang age limit naman yan sa edad ng mga matatanda na pwede pa rin bigyan ng vaccine? Ang alam ko, meron local study about giving yung HPV vaccine in older women, no, beyond age 26. And parang maganda rin naman ang recommendation nila na ibigay mga hanggang 45 years old. 45. Kasi daw gumagawa pa daw ng antibodies yung katawan ng isang babaeng at 45. So minsan it's also parang preference din ng doctor if she wants to extend yung protection ng vaccine to women ng mga ganung age, pwede din. Okay, vaccine, mga kasambahay, is a preventive measure para po maiwasan yung pagkakaroon. Kaya lang, gusto ko ring malaman yung effectivity po ng vaccine ito kasi hindi siya masyadong mura, Doc, at maraming dosage pa nga siya kung ibigay sa ating mga kasambahay. Yung effectivity ba, minsan kailangan pang mag-booster para masigurado na effective yung ibibigay sa iyo na vaccine? Sa ngayon, wala pang advice about booster shots. Basta na kumpleto mo yung 3 na recommended, okay na yon at the moment. Ano yun? 3, Doc? Sunod-sunod na araw ibibigay sa'yo? Hindi. Mga example, no? Meron kang date na na-receive mo yung first vaccination. Mm-hmm. Ang susunod is 2 months after. And the last shot comes 4 months after the second shot. Magulo ba? Bali, 0, 2, 4. Zero being the month na binigyan ka. Okay, then? 2, the second dose, which is 2 months after the first dose. All right. And then 4. Okay. 4 months after the second dose. All right. Okay, malinaw naman po yan. At gaano katagal to, doktora? Ito ba'y lifetime na once given to you?
ang protection mo? Kasi nasa ngayon, baling existence ng vaccination is like about 30 years pa lamang. Mm-hmm. Simula nung very first set of girls that they studied, yung binigyan ng initial shot, mm-hmm. siguro mga around 10,000 of these women. Mm-hmm. Hanggang ngayon, parang kinukuhan nila ng mga levels, blood levels, mm-hmm. ng antibody. Parang ngayon, ang nare-recommend lang, ay, ang na-assure lang nila is good protection for 30 years pa lang. For 30 years. But it's very promising. Okay, last na lang, meron bang last na lang, meron po bang side effects, possible side effects after na ma-injectionan ka ng HPV vaccine, yung mga mararamdaman, magkakalagnat ka ba or things like that? After? Wala naman sa ngayon, parang local irritation lang dun sa site ng ano. Okay. Tapos meron mga reported cases pero very very rare mm-hmm. of fainting daw after receiving the vaccination, pero napaka-rare. Hindi na siya masyadong significant. Alright. Ayan na po mga kasambahay, ang final message ni Dr. Rowena Rigorcese sa ating mga kasambahay patungkol po sa HPV vaccine. Mm-hmm. Your final message, Doctor? I'd like to say hi to my dad who's watching. And syempre my family and mama also. Yeah. There we have it. Salamat po na marami. Once again, Dr. Rowena Rigorcese, ating OB gynecologist, para sa ating segment, Kausapang Pangkalusugan.